Oh, ito, usap-usapan ito. Mainit na balita sa Miss Grand International, ha. Ang sinasabi na dahil 10 years anniversary na ng Miss Grand, meron daw nanalo na. Ay, hindi. Sabi nag-back out raw yung Kosovo. Yan ang chismis. Kaya nga, may umaalis kasi alam na nila may mananalo na. Siguro papasok tayo ng top 20. Yes, oo. Oh. Pero sa tingin ko, malabo tayong makapasok ng top 5 dahil, ako kasi talagang papasok ang Philippines sa top 5 at talagang mananalo yan na Miss Grand. Naging wala ang Philippines sa mga top, oh, ano. Sa mga hot picks. Yes, wala, kasi halos walang, hindi naman walang boto. May botong pumapasok sa Philippines. Pero hindi na siya ganun. Pero pag si Herlin ang Miss Grand, sa tingin mo ang Pilipina magsasani puwerta yan? Pwede yan. Pwede doon sa lahat sa national costume, may nanalo na ba sa'yo? Sa national costume. National costume, dalawa sa akin. Ito, masasabi ko, ano ang reaction mo nung lumabas na ang Philippines doon sa national costume? Ang problema ko kay Philippines, siguro masyado lang mataas yung heels. Yan, parang may, inabangan niyo po ang live natin sa Tuesday ng Miss Grand International. Kasama ko si KM and Tricia. Gabi yun, ayan. And kudos din, no, sa ating kababayan na si DJ Dawn. Kasi siya yung nag-voice over sa national costume. Filipino! Meron lang ako sasabihin dahil nga ang Miss Grand ay mawawala na sa binibindig. Filipino! Yes, oo. So, may maugong ngayon, no, na ang maghahawak na ng Miss Grand Philippines is dalawang businessman na lalaki. Welcome din mga kasama natin si Tricia Hawkins para pag-usapan ang Miss Grand International. Nakabog talaga, girl. National costume pa lang at talagang parang sabi na may obvious na raw na mananalo. Pero ito, ano ang iyong dating sa'yo ng national costume? Grand talaga. Ay, grand talaga, yes. Oo. Yung grand, Miss Grand, talagang grand talaga. Oo. Tinalo niya ang, tinalo niya ang Miss Universe. Totoo, girl. At oh my God. At pabonggahan ng national costume. Yes. Ang hirap mamili kung sino ang magna-national costume. Yes, ano, lahat ng bansa, para ang gaganda lahat. At ipabongga. Yes. Naglabasan ng mga, grabe. Ewan, wala akong masabi, basta ang ganda, grand. Yes. Talagang, kakaiba. Diba? At ito, masasabi ko, ano ang reaction mo nung lumabas na ang Philippines doon sa national costume? Maganda yung national costume ni Philippines, kaso ang daming magaganda. Magagaling, oo. Ang problema ko kay Philippines, siguro masyado lang mataas yung heels niya. Yeah, parang medyo nag-struggle siya, oo, no? So, hindi niya masyadong nai-aura yung national costume niya. Mm-hmm. Pero maganda. Maganda. Pero doon sa lahat sa national costume, may nanalo na ba sa'yo sa national costume? National costume, dalawa sa akin. Okay. Si Australia. Okay. And si Thailand. Ah, ang national costume nila, simple lang, hindi yung naglalaki. Pero yung the way they, yung pag-project nila. Pag-project nila. Oh. May performance level. Maganda nangyari? Yung dating. Yes, may show talaga ang pinakita yes, nila. Yes. Ikaw, sino ang ano mo? Ay, naku, guys. Nanalo mo sa Sa national costume, sa napanood ko talaga sa live at Indonesia. Sa akin. Grabe yung Indonesia. Grabe ang laki. My God, Diyos ko, Lord. Parang stage. parang stage actress siya, girl. Doon, ang lamon. Diba? At yung national costume, palakihan. Yes, oo. Diba, pabonggahan talaga sila. Diyos ko, Lord. Pero alam mo, kudos sa Miss Grand. Talagang alam mo, ang ganda, ang galing, talaga na-amaze tayo lahat. Yes. Pinalo niya ang Miss Universe. And so, speaking of, ikukumpara natin na sa Instagram pa lang, 5.something million followers na ang Miss Grand and 4.something ang Miss Universe. Kung ba sa followers, girl, natalo na. Ng Miss Grand. Yes, ang Miss Grand ang followers. And kudos din, no, sa ating kababayan na si DJ Dawn, kasi siya yung nag-voice over sa national costume. Filipino! Filipino siya. Yes. Siya sa
Thailand. Ay, kaya pala ang ganda. Ang ganda na kaya kayo. Kaya inisip ko, recorded ba to? O ano, hindi, no, live yun. Live yun. Live yun. Akala ko, ang galing, consistent siya. Oo. Kaya ang ganda ng ano, no? Yeah, ang ganda. Grabe. Yes, o, Filipino po siya. Ito, usap-usapan. Ito, mainit na balita sa Miss Grand International, ha? Ang sinasabi na dahil 10 years anniversary na ng Miss Grand, meron daw nanalo na. At ang dahil nga sa 10 anniversary yan, Thailand daw mananalo niyan. Ay, hindi. Sabi, nag-back out raw yung Kosovo. Yan ang chismis. Kaya nga, hindi. May umaalis kasi alam na nila may mananalo na. Sa tingin mo? Hindi. For me, papasok ang Thailand, pero for me, hindi siya yung mananalo. Oo. Malakas ang kutob ko na Indonesia ang mag-Miss Grand this year. Yan ang ano mo. Yes, oo. Prediction mo talaga. Indonesia, yes, sa'yo. Yes, Indonesia. And about naman po sa ating kababa sa Pilipinas. Kay Roberta naman, dong! Yes! Kung gusto po natin siyang makapasok, no? Tulungan po natin. Magtulungan tayo. Bumoto ka. Sa boto. Yes. Vote lang tayo ng vote kasi ang Miss Grand talagang vote ang labanan. Yun nga, girl. Bakit parang ngayon, parang lingit sa kalooban ng Pilipino ngayon na magboto kay Roberta? Naiintindihan din naman natin yan, no? Kasi siguro parang nawalan na ng ganang mga Pilipino dahil parang every year na parang andudun na tayo pero hindi binibigay sa atin, yes, ng corona. Yes, so parang nawala na ng gana ang mga ibang Pilipino. Ma-feeling nila na daya, parati, deserving kaya naman. Kaya kung titignan ninyo, palaging wala ang Philippines sa mga top, sa mga hot picks, yes, wala. Kasi halos walang, hindi naman walang boto, may botong pumapasok sa Pilipinas. Pero hindi na siya ganun. Parang tabubulwak talaga, di ba? Yes, pero patingin mo ba, pag si Herlin ang Miss Grand, patingin mo ang Pilipino magsasalig puwersa yan? Pwede. Pwede yan. Oo. Maraming fans si Herlin, eh. Ito yung palagay, ha? Talaga, alam mo, sa interview naman, nakakasama Miss Philippines sa top 10 na best interview. Uh-huh. Pero sa tingin mo ba na malakas tayo sa top 5? Papasok, siguro papasok tayo ng top 20. Yes, oo. Pero sa tingin ko, malabo tayong makapasok ng top 5. Dahil? Ang gagaling ng kalaban. Oo. Galing Miss Universe yung iba. Oo, ang gagaling ng mga kalaban natin ngayon. Mm-hmm. And kung titingnan mo yung nangyayari sa atin ngayon sa mga pageantry, parang nalalaglag na ang Pilipinas, eh. Pero sana naman hindi. Yeah, oo. Diba? Kaya dapat boto lang, boto tayo ng boto. Yes, oo. Para makapasok. Ito pala sasabihin ko, di ba may pustahan tayo na KM, di ba? Na ako kasi talagang papasok ang Philippines sa top 5 at talagang mananalo yan ng Miss Grand. Uh-huh. Yan ang aking prediction. And abangan niyo po ang live natin sa Tuesday ng Miss Grand International. Kasama ko si KM and Trisha. Gabi yun! Ayan! And meron lang ako sasabihin dahil nga ang Miss Grand ay mawawala na sa binibindi Pilipinas. Yes, oo. So, may maugong ngayon, no, na ang maghahawak na ng Miss Grand Philippines is dalawang businessman na lalaki. Ay, sino yan? Pero wala pa, hindi pa pinapangalanan. Dalawang businessman na lalaki ang hahawak ng Miss Grand. Meron ka na bang naisip? Feeling ko si Wilbert. Ay, oh my God! Basta dalawang lalaking businessman ang hahawak na ng Miss Grand Philippines. So ngayon, next year, wala na ang binibini Pilipinas. Ah, wala na ang Miss Grand sa binibini Pilipinas. Ayan! Maraming salamat sa iyong pasamog ngayon. At magbabalik tayo ulit, siyempre, sa live natin sa Miss Grand International. Thank you so much, Trish, and see you again soon. Ang init ngayon.